ito po ang ating recipe ngayon, ang Black Forest Cake. Papakita ko po sa inyo kung paano pag-icing at paggawa ng nitong klaseng cake. Babanggitin ko ang mga sangkap pati procedure. Welcome back po sa aking channel. Ang gagawin po natin ngayon ay Black Forest Cake. Sa mga bago po sa aking channel, pwedeng pakipindot po ang subscribe button or like at comment para po updated po kayo sa aking kung gagawin mga video. Ipapakita ko po sa inyo ang mga sangkap na ating gagamitin sa paggawa ng Black Forest Cake. Unahin po natin ang paggawa ng chocolate. Ito po yung chocolate na gagawin natin pang toppings. Lalagyan natin sa double boiler. Pakukulan natin ito sa salang tapos tatakpan. Pag natunaw na, ilalagay po natin sa flat na tray. Lalapat natin. Ganito po ang magiging itsura ng lusaw na chocolate. Ilagay natin dito tapos i-flat lang natin na gagawin ganito. Pa-flat. Tapos i-rest lang natin. Magiging itong na siya. Tatabi muna natin at unahin natin. At papakita ko sa inyo kung paano paggawa ng icing. Whipping cream po ang gagamitin natin. Masangkap na gagamitin natin. Meron tayong 1 liter na whipping cream. 1 1/2 cup. Ihihulog ko na po ang ating whipping cream bago natin siya paikutin. Paikutin muna natin siya ng sulo pag medyo lumapot na. Tsaka natin ihulog yung ating sugar. Ihulog na po ang ating whipping cream. Pwede na natin kung unti-unti ng ating paghulog ng hanggang sa ito ay maubos. Dahan-dahan lang po ang paghulog. Habang umiikot, hinuhulog natin. Continuous lang ang ating hulog. Nakikita nyo po ang ating icing. Umahasa na siya. Po ang texture ng ating icing kapag ang gamit natin ay whipping cream. Pwede pong sweeten or unsweeten. Malasa na po ang ating whipping cream. Yan po ang sign na malapit na siyang hanguin. Huwag na natin antayin na ma-overbeat kasi magiging matigas siya. Pasirin nyo ito, dumidikit siya. Ito yung ating chiffon cake. Ito yung malambot na ginawa ko noong unang aking upload. Tatanggalin po natin yung mga gilid bago po natin siya icingan. Tsaka hiwain natin siya sa gitna. Hiwain po natin ngayon ganito. Ang purpose po nito para po pantay yung ating gilid. Ito natin. Tsaka natin hiwain na para malagyan natin ng palaman ng strawberry jam. Ito po ang ating lalagay. Pwede rin Nutella or kahit anong gusto nyo ipalaman sa loob. Pwede rin wala. Yan natin para hindi masira. Isusuksok natin tsaka natin angatin. Huwag natin buhatin. Itapat lang natin siya. Tsaka natin ito lalagyan ng icing. Ganyan. Tapos i-flat lang natin na ganito. Ganito lang po ang ating pag-icing. I-flat lang natin ng i-flat. Tapos natin ang design sa gilid, gagamitan natin ang piping bag. Lalagyan natin ito sa piping bag. Ang piping bag, kayong mag-alala pag ito ay bago-bago, mamaya ilalapat natin, gagamitan natin ang mga yung ginunting na pang-flat. Kahit yung pinaglagyan ng whipping cream, pwede kayong kumuha doon. Nasa gilid na tayo, ganun lang natin, ibagsak lang natin mula sa taas ang gilid. Ganito lang po ang aking pamamaraan ng paggawa ng icing. Ipahit niyo po siya dito para hindi na siya sumama. Ito naman sa gilid, ganun lang natin.
flat pataas, yan. Pwede rin pa baba o kaya manggaling sa taas. Aprusin nyo lang ang yung stainless spatula. Tapos yung kabila hanggang sa matapos. Ikot lang natin dito sa gilid. Yan. Pababa. Ganyan. Ipangat nyo lang yung spatula. Pag mayroon sa spatula, i-dikit nyo lang yan dito. Matatanggal na siya. Kailangan kasi walang laman to pag pinahid natin para may sumama. Kasi pag mayroong laman to, may iwan dito, hindi siya pangapantay. Yung pagtanggal ng chocolate, diba po? Ito pala yung cherry na ilalagay natin sa ating design. Meron na po kayong cake. Kung mag-bake at gumawa sa inyong tahanan, o kaya pwede rin pang business pag gusto nyo. Ang ating cake. Ito po yung sinasabi ko sa inyo. Gilit-gilitan nyo lang dito na gunting. Tapos, baka natin iganon. Mayroon lang siyang ganin dito. Ito ang purpose para magpantay ang ating nilagay na icing sa ibabaw. Tsaka sa gilid, ganin nyo lang. Pwede rin babagsak o mas madali, yung pahaba na lang. At saka natin ipahid dito bago natin ilagay dito para hindi na siya sumama or maiwan. Ito naman po yung piping bag. Dito natin ilalagay yung tira na tinag-icingan natin at saka natin ilalagay sa ibabaw. Pili po tayo, ilagay lang natin sa loob bago natin ito lagyan ng icing. Ito po yung ating icing. Pisilin natin dito para bumagsak sa ropes. Gagano'n din. Bagsak natin sa loob ang ating icing. Yan. Ito po ang lagbas niya. Tsaka natin ito ilalagay sa gilid. Dito po ang pisil sa baba. Dito harang. Pag-ganon lang siya. Ganun lang natin siya. Angatin na lang natin. Pag inangat natin, hintuan natin ang pisil. Ganun lang natin ang ating pag-icing. Dalawang ikot lang siya. Isang ikot lang. Pagdating sa taas, ito ay na. Ito po yung ating cherry. May nabibili po na ready-made na siya. Ang cherry. Lagay lang natin to sa ibabaw. Lagyan na po lahat ng ating icing. At maganda na siya. Malapit na siyang matapos na chocolate. Gaganon lang natin. Yan. Tapos ilagay natin dito. Yan. Lakyan natin. Ito yung ating ilagay sa ibabaw. Patong lang natin na ganito. Malalaki. Meron po tayong birthday cake. Itong nabibili sa labas kung saan nyo nakikita. Pwede po kayong mag-comment at huwag na rin kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Marami pa po tayong gagawin.
sasamahan ko ng mga main course tsaka ibang mga recipe na dessert. Unpa ng mga dessert. Lagyan rin po natin sa gilid ng maliliit na na pag double boiler, wala akong halo, steamy lang. Huwag niyo po siyang i-microwave kasi masusunog. Pwede rin mahina lang. Ganyan. Dikit-dikit lang. Tapos, pag na-rest na po yung ating chocolate, titikas na siya ng ganito. Natin sa mga bakante, kung gusto niyo mas marami, mas maganda. Black forest. Lagi ng panate. Spreader. Yan. Napahikot. Yung marami ng konti. Ito na po ang ating black forest cake. Maraming maraming salamat po sa panonood ng aking video na may mag-comment. Para po kung mayroon po kayong katanungan, pwede po kayong replyan. At paki-subscribe na rin para po updated po kayo sa aking mga video. Maraming maraming